time it is, and it goes like this. Pumuputok siya rin sa pagtitinda niya ng Suman. At sa akin naman Pares, baka pwedeng maging Pares versus Suman to. Pwedeng ganun yung inaabangan ng mga tao, pero sana mabali din namin yung expectation na may iba pa kaming naisip pareho. Hindi niya kayang mapanindigan ng sobrang haba yung, halimbawa nag-technical siya, parang bigla magsiswitch agad siya, parang more on jokes talaga siya. Nawala siguro sa mga past battle ko, ibabalik ko yung kulit na yon. Pero yung magiging battle na ito, sigurado magiging masaya, makulit, o pwedeng masait din. Siguro sa tingin ko, tatakbo tong laban ko sa kanya-kanyang pakulo, kanya-kanyang style, kung paano namin ibenta yung sarili namin sa mga tao. Syempre kilala ko yan si Kuya Sinay, na talagang magaling din talaga kumuha ng tao at talagang mabenta rin talaga siya. Yon tol, good luck sa atin. Galingan natin pareho. Galingan natin sa pagbebenta ng produkto. Tignan na lang natin kung sino mas mabenta. Yo, Kuya Sinay, alam ko na mula pa lang sa pulo na kakausap na tayo, at alam ko na ibibigay mo to. At syempre, gagalingan ko rin hanggat sa kaya ko. Syempre, unang ahon, di tayo pwede mapahiya. Kaya, yan, gagalingan ko hanggat sa makaya ko. Check it out. Left up, Aon 14, day 1 dito pa rin sa TIU Theater Makati. Unang laban ng dalawang araw natin, ng year-ender natin. Isang malaking shoutouts sa lahat ng mga nandito napakaaga. Sinubukan rin natin simulan ng on time. Medyo semi-vacu sa amin, onting late pa rin. Pero flipped up, magigay para sa parteng natin laban. Siyempre, pinakamalaking shoutout sa lahat ng tulong sumusuporta sa Flip Top, lahat ng represent collabs natin sa isang special shoutout sa Extreme Gaming at TMT Play. Silipin nyo yan. Sa kanan ko, Bulacan, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay C9. Umayaw, bawag kang umayaw ha. Sa kadagalaw, parang patunaw na. Nakakauhaw ka, kaya't napapalunok. Di na ipahipnotis mo sa daming napasunok. Shoutout sa Bulacan Finance Production, Source 999, kay Joshua. At sa kaliwa naman, Mandaluyong City represent para sa inyo. Magiging tayo lahat para kay Charisma. Ako naman is my time, Dirty South 9 style. Lahat nakagang sign kay OG Click yung bloodline. Galit ka sa amin, that's fine. Loyalty pang lifetime, utak parang Einstein. Yung tagumpay das. Yo, binabati ko lahat ng mga tropa natin dyan sa Mandaluyong, Temple Street, 9 style hood, Dirty South, MM13. Sa clothing ko, Hidden Gem. Sa pubo kay Sir J. Sa pulo, kay Kuya Shernan, siyempre sa forma natin ngayon, 100%, mula up and down at Black Manila, Heartbeat, sa ship, kay Direk Bergy, Bloodline, every call is LBM. Okay lang, ina nyo. Nanalo ng kwento sa C9, pinili niya mauna si Charisma. Tig dalawang minuto dapat ha. Ang dami nating battle, sundan natin to. Pahingan natin, unang banat, on 14, day 1, Charisma! Biyahin ko lang si Rap yan. 11 years ko rin itong inantay, pa-experience lang! On game! Yeah! Tinalo ako ni Pagsik! Doon pa lang, panalo ka na eh. Oo, tinalo ni Pagsik, yung standing na lumpo. Kaya ngayon nagbabalik, nag-ensayo ng gusto. Kaso lang yung masakit, ikaw sasalo ngayon ng galit ko sa mundo. Flip top game! Yeah! Kung ganyan lang yung mga baon mo na angle, malabo mo akong masupil. Hindi porket magaling, hindi na pwedeng matalo. Search nyo pa sa Google. Baka nakakalimutan ni Gago, si Balaki, tinalo ni... Yeah! Akin, alam nyo rin eh, no? Baka sabihin, tungin naman, Charisma, champion ba yung si Balaki? Okay lang yung matalo. Ha? Talaga, buddy? Eh, di ba champion din si Saki? Ba't yung standing niya, 1-3? O baka sabihin, de, champion pala to. Champion sa tryouts. Palakpakan! Eh, di sikat ka na pala niyan. Ina, ulul! Napanood ko yung laban nyo ni JD nung finals. Anong sabi mo? Durog ka na sa akin at ikaw mababaon. Andito na ngayon. Aba, aon! Ha?
aon? Panoorin nyo kung gaano ko offbeat. Nasa YouTube yung replay. Tapos umaasta na sikat, di naman masabayan yung DJ. Sikat? DJ? Tangina mo, karisma, pati ba naman sa aon? At Katngil reference pa rin? I'm sorry, it's my mistake. 11 years ko rin kasi ko inantay. This is my biggest break. Anigma, alam mo to. Anigma, alam mo to na pag ako sumulat. Talagang tinutodo, binidikdek, pinipino. Nung sinabi mong sinayin yung kalaban, sabi ko, okay, wala akong sinisino. China, Philippines, mga nakuha ko kiliti mo. Ikaw lang yung kilala kong Chinese na pati yung sipi na ubaya sa Pilipino. Tangina kasi last year, puro talo. Tapos ngayon, puro talo pa rin. Alat, kakaawa ka, bestie. Buti pa si Karisma, kahit papano, nag-trending na sa FB. Oo, maalat na yung C, kaya ako yung lulutang na MC. Sobrang alat, mamamatay, kaya you will be dead, see? Pero Anigma, usap nga tayo. Dati ba kayo neto magkasosyo? After ko kay Bagsik, biglang si Nine, bilhin mo ako itapas sa may mga lugi na negosyo. Sabi niya last 2 years, oh, may parisan ako, may parisan ako, ha? May parisan ka na? After 2 years, walang naritang yung parisan. Ano pare? San ka na? Tangina, paano ba naman mag-trending yung pares? Eh, sobrang hassle, tol. Sobrang hassle. Umorder si Anigma ng pares with tuwalya, yung binigay good morning towel. Ano, wala nang galaw yung negosyo? Kaya ka na broken. Talagang di ang gagalaw, bobo, kung yung gamit mo, frozen. Buti pa yung pares ni Karisma. Talagang mabisa. Yung sulat ko, pati laman doon, parehas lang nasa riwa. Ano, gusto nyo ba ng pares ni Karisma? Gusto nyo ba? Ikaw, gusto mo? Putang ina, ingitin natin si Gago. Pasko naman next week, eh, kaya pwede magregalo, Paris game! Alam mo, suman lang, ha? Paris! Tang ina nyo, Gago! Paris! Putang ina! Paris! Dahan-dahan lang! Paris! Paris! Mo, ito kaya Nigma, tatlo para I love you! Okay ba? Talagang tuwa-tuwa! Talagang best deal! Tangina mo, Karisma! Isa buhay ka next year! Pag sinabi kong suman, sabihin nyo, pares! Suman! Paris! Suman! Paris! Tignan mo, dalawang produkto pa yung pinopromote ko, sir! Kaya sa'yo na yung bars! Tignan mo, dalawang produkto pa yung pinopromote ko, sir! Kaya sa'yo na yung bars! Wordplay, multi, basta sa'kin mga customer! Masarap pa rin yung pares ko dyan! Kahit paano niya itulak, ang inatol, check mo! Wala yung utak! Tapos, ni JD Rao, ina mo, bugong! Gayang-gaya niya yung tatay niyang stroke! Nilait-lait niya si Onax, si Lil Wen. Tinawag niya mga talunan. Ganon siya kabagsik. Siguro naman alam niyo na isusunod na punchline. Tinalo siya ni Bagsik. Ooh, di ba? Nakakapun. Kauna-una ang panalo ni Julian ko. Dapat nga maging proud ka, Brad. Kasi kahit hindi ka nag-champion sa pulo, at least dito nagkatitulo ka agad. Bilang pinakamahina dito sa FT, ginawa kang punching bag ng mga MC. Sorry, Bessie. Wala naman ako masamang ibig sabihin, bobo ka! Oo na, di mo na kailangan sumagot. Kung si Karisma yung unang naging panalo ni Bagsik, pues, ako yung unang talo ni Mot! Ganun ka magyabang, nauuna! Samantalang ako, natuto na. Nung sinabi kong estilo ko lang yung makakatalo kay GL, nagising ako, alauna na. Mabubo na sa forma niya, mukha siyang papatay na geto. Alam niyo na, pagbunot niya, malamang bunbuna na kasentro. King Ina Charisma, kahit anong inangas mo dito, umastang Al Pacino, hindi maigugubling, mukha ka ring tomboy na walang miyo. Kasi nakaklik. Sabi niya kay Rapian, ngayong 18,
Pecha na yung nagsasabing ako'y malabong magminor. Pag uwi niya galing battle, ayun, sumemplang sa motor. Pero hindi naman grabe, gasgas lang kasi naka-helmet siya. First aid ba? Buti laging merong napkin sa compartment niya. King Inamoral Cyrus Joel Jake Comia, a.k.a. Charisma. Puta! Kung usapang itsura lang, sa akin panis ka. Lamang lang sa akin ang isang paligo to, puta lugi to, kung naligo ko kanina. Dahil buong akala ko, magpapaulan siya ng mga bara. Kasi para daw siyang raining in Manila, mga bars niya walang tila. Mga bars niya walang tila. Muntik pang mag-choke si Mokong. Ako tong hindi naligo, siya yung nag-amoy alimuom. Yung mandaluyong, mandadaluyong, walang maririnig na ugong. Sadyang malambot niya kapag Bulacan. Yung ihigan mo nakabaong, mukhang bumalik na aking gutom. Maraming salamat sa magsusuman. Ngayon natin malalaman kung talagang mabigat ka sa tiyan. Yo! Tangina mo! Gago ang puta! Anong charis-charis? Dapat tinawag mo yung 3GS para meron kang alipores. Sige, ako na dito yung charis, pero ikaw yung mawawala ng boses! Gago ang puta! Sabi nyo nung laban nyo kay Sequence, shoutout nga pala dyan sa tatlo kong anak. Panalo si Daddy, may pang Jollibee tayo. Uy! Talaga kailangan sabihin sa harapan ng camera eh, no? Oh, sige na, proud daddy. Tangina, sino dito may ilig kumain sa Jollibee? Taas kamay. Ikaw, paborito ba yung Chicken Joy? O diba ang tibay nun? Kaya yung sinasabi mo sa camera, huwag mo gamiting ingay yun. Kahit umorder tayo ngayon sa Jollibee, wala kayong makikitang sinayin doon. Eto ba manok nyo? Eto ba manok nyo? Hindi yan uubra kahit ilang araw mag-practice. Hindi mo maluloko yung mga tulad ko na artist. Jollibee pa rin yung punchline, now I'm using my right piece. Pag di tumama kay C9, nasa C1 yung One Piece. Tangina mo! Nung natanggal yung pustiso ni Jonas, grabe ka tumawa. Nagawa mo pang laitin, pero si Jonas yung kinagat ng tao kahit di mo aminin. Nagkaroon ng gig, battle, at ang sakit lang isipin na siya pa yung nagkapangil sa pangil kahit ikaw yung kompleto ang ngipin. Naingit siya kay Jonas kasi kinuha ni Pibus. Seriously? Todo comment sa page, oh. Sir Pibus, PM me. Hindi porket 3GS okay na kay Pibus, wag kang piling G. Ganyan ba talaga pag squatter, sabik magka-PSP? Pero tinalo ni Manda Baliw dalawang beses. Oh, yung Manda Baliw na taga-Antipolo. Doon pa lang din ako na amuse. Dati meron ka lang 400K. Pero dahil kay Manda, nagka-million. Doon ko siya natus. Na kailangan pa ng taga-Antipolo para yung karir niya ay mabus. Kaya pala si 9 kasi Cloud9, 360 lang ang views. Inom lang ako. Kasi laglag sa laglagan, laglag sa nug sa sunugan. Nakakaawa ka, hindi ka nag-champion. Oh shit, aba, hindi magawa na mag-champion kasi ang corny na niya. Walang plaque, walang tropeyo. Ako'y magsusorry, paba. Ito soft drinks, tanga, para may trophy ka na. Tangina, oo, laglag. Walang nagawa yung mga bayaw. Talagang nahassle si boss. Hindi tinulungan ng mga brother-in-law, kaya si brother-in-laws. Ano sasabihin mo? Dapat kasi, nag-e-ensayo ka ng maayos. Huwag ka magpakabadugan. Dapat ready ka mapaos kahit masira, lalamunan. Walang naipanalo. Tangina, hindi ka man lang natauhan. Buti pa yung Josh Mojica, sikat na kahit galing sa kangkungan. Ikaw, nandiyan ka pa rin. Ano sasabihin mo? Tangina mo, charisma. Kapag ganyan yung laban, dapat seryoso. 100%. Isipin mo yan para sa mga tao sa event. Ako, tignan nyo, mula pa ah, hanggang sa ulo, ganito yung 100%. Ngayon, ang ganun ka ng ganun kanina ka pa nakakailang kagago. Kamukha mo yung sa amin yung pinaalis ko sa trabaho. Tanginan niya, no? Ano sasabihin mo? Lamang ka sa experience? Charisma, lamang ako sa experience. Bata ka pa? Uy, nice tool! Pwesta ko yung apron na bata. Lalaruin ko tong 9-ball. Ano sasabihin mo? Ganyan? O sige, ikaw na lamang sa experience. Ikaw na matalino. Pare, no defense. Pero alam natin madali patayin yung matalino. Alam nyo ba yung evidence? Maglaro kayo ng Dota, andun na yung reference. Alam nating malambot kapag puro lang intelligence. Ano? Sulit ba tiket nyo? Tangina, di ba? Round 2 pa lang yan. May round 3 pa. Talagang di ko yung gagalangin. Wasakan daw yung gusto niya. O sige, bibigay natin. Wasakin, si Charisma kung kayang wasakin. Pero sinira na ni Bagsik reputasyon ko. Ano pang sisirain mo sa akin? Hindi maka-bitter si... Hindi maka-move on kay Bagsik tong bitter. Bonak! Wala nang silbi, dalawang round niya. Tinawag na soft drinks yung root extract. Bobo!
Wala na! Talo na! Sa wakas, mararanasan ko na rin malait ng paninda ng iba. Yang tinitinda mong dahon ng saging, buti pumapatok pa rin. Bumili akong isang balot. Pagbukas ko ng balot, puro balot. Puta, wala akong nakitang kakanin. Sana di ka karmahin, kasi ubod ka ng gulang. Bukod sa lasang nagkulang, parang napag-trip ang balutin yung kanin, tas tinawag niya na suman. Balot, suman, nakuha nyo. Nakuha nyo. Paano hindi nila makukuha, binabalibag mo? Wala kang galang sa pagkain. Yang kapastusan mo, walang kabaris. Bakit ako? Kailan mo ako nakita naghagis ng pares? Baka ngayon pa lang. Ayo, binibenta ko to. Bibili ka, tol! Lit up night market, gang! Okay, okay, okay. Ngayon, sinong mahusay mag-market? Ako'y... Palugi! Ngayon, sinong mahusay mag-market? Ako yung vendor of all time. Kita nyo naman sinong mas mabenta. Mapalive, malo online. Bagong tindero ka lang dito. Yung kontra... Bagong tindero ka lang dito. Yung kontrata pa, consign. Wala pang chili garlic ni Bagsik. Bagoong ni Lusuria. Suma ni Karisma. Meron ng pares ni C9. Tatanga-tangang magsusuman. Mamimigay ka na nga lang noong nakaraan, wala pang sausawan. Kung hindi ka ba naman isang kalahating kumag, hindi naisipan parisan yung suman, itong puro sapal yung utak. Ala, teka, kumukulit ka par. Pareho galing pulo, kapo mga ngalakal. Pero una kong inaral yung kalakaran, dumating ka na lamang para kumamal. Para kumapal, para kumapal. Kilala kita, kar. Isa kang tusong negosyante na may hidden agenda. Tulakan kami din eh. Walang iniitya pera. Kung sa salapi ka nakabase, doon ka sumali. Sa pera, sa pera! Isa na namang utak talangkang napasama sa roster. Kita nyo naman kung paano niya ako hinila pababa hanggang ilalim ng poster. Oh, poster, kapag yung tinalo ko nakaraan taon, pinagpatong-patong. Ginawa ko mga tapakan hanggang pang-apat na ahon. Tingin mo tatalab tong karisma? Kahit nga kayo, hindi sangayon. Kung si Saito nga naubod ng pogi, puta, walang nagawa nun. Mukhang hindi naman bumalik yung gutom. Nakakaumay lang tong magsusuman. Tama nga mabigat sa tiyan. Kaso walang sustansyang laman. Mabuti pa yatang itain na lang. Time, panis! Yo! Sinabihan niya ako ng mahina. De, palakpakan natin ang ganda ng mga linya. Ang ina, sinabihan mo ako mahina. Take note, si Onax, nung laban namin, hindi na nag-joke. Si Bagsik, nagkaroon na ng panalo. At diba, ang bongga, yung sinasabihan mo na mahina, ba't pinaghahandaan nyo ng sobra? Gago ang puta, naghahagis pa ng pares. Ako'y nagtataka. Ngayon ko lang nag-guess, putang ina. Kaya pala kulang yung nadala, kinuha mo yung iba. Gaya-gaya ang puta. Ako yung the best dito. Ganyan talaga yung mga kupal na negosyante ng gagaya ng estilo. Tang ina, nag-agis lang ako ng pares, nag-agis ka na rin ng paninda. Yung binentahan mo, ang sabi, tang ina, sobra sa paminta. Gago ang puta. Di nyo ba alam na member ko ng Dunggalo? Tapos sumalali siya sa bahay katay, kaya sa bata ni Abadon? Oh, nung nag-away yung Dunggalo, pati makapasas, nagsalita ka ba? Oh, di ba, wala? Nung sinasabihan yung 3GS na puro sulatan, lutuan, nagsalita ka ba? Oh, di ba, wala? Nakakahiya! Pistolero, shoutout sa'yo! Champion sa isa buhay, pati sa sunugan, yung utak ang taba. Share nan sa pulo, M-side sa motos, inaangat mga nasa ibaba. Kaya sa mga nagsasabing kupal 3GS, pakyo kayong malala. Oh, hindi mo pa nakalata, pinagtatanggol ko grupo mo, ito yung hindi mo magawa. Tapos sasabihin mo,
Tangin, dapat ako meron ding pubo. Pati ako ay inihila. Porket na sponsoran ako ng pubo, ako yung sinasabi mong binibida. Pero sa mga haters ng 3GS, 3GS na meme siya, di niya makita. Gusto niya magkaroon ng pubo, pero yung mga bashers, di mo matira. Kaya iniwanan ka ng Donggalo. Ayun, nawalan ng gana. Yung pangarap niya maging artista, matutupad na sana. Kasi yung Donggalo nasa GMA, kaya kay kuya napaasa. Kasi pagdating pala sa biyahe ni Drew, hindi siya kasama. Tang ina, kaya kumabet na lang ulit sa 3GS. Nagmukha ka ng kerida. Kung inaasahan mong iaangat ka ng 3GS, best mali ka. Wala na sila sa squatter, ikaw nandiyan pa rin sa eskinita. Barya-barya ka pa rin sila, puro dollar, puro eskinita. Tang ina mo, September to October, Donggalo rapper. Pagdating ng November to December, bigla naging 3GS na si Master. Magkaroon ka ng dalawang grupo sa loob ng bare months, hindi ka loyal, brother. Kailan ka magiging loyal pagdating pa nung summer? Tanginan nyo, isipin nyo rapper kayo, tas wala pa rin kayo nararating, tas ganito yung mukha nyo, para kayo may titig sa noo. Wala pa rin nararating ang puta. Sabi ng nanay mo, anak, itigil mo yan. Wala kang mapapala, si Nine, magpares ka na lang, di niya maitangina mo! Dalawang beses ka nalaglag sa isa buhay. You just waste your fucking time. Sinugal yung trabaho, tang ina, para lang makaisip ng maraming line. Sumugal sa isa buhay, pero di sinuwerte. O di ba ang daming sign na kahit anong sugal mo dyan, hindi ka siswertehen, hindi ka lucky, Nine. Buti pa si Keram, sumikat na yung mga chicks papampam. Si Luxuria, nakapag-finals yung mga linya maanghang. Habang si Sinay, nandiyan pa rin, hindi ko naramdam yung karir netong si Nine, inabutan na ng siyam-siyam. Kaya tang ina, bilisan mo naman, masyado kang makupad. Wala ka pa rin narating sa dami mo nang ginalugad. Naiwanan ng mga katropa, at doon pa lang din na tayo magkatulad. Kaya anong C9, baka C5, kasi mabagal yung pag-usad. Tang ina, dahil ako si Charisma, oo, ang unang panalo ni Bagsik. Pero alam nyo, hindi ako mahinang uri. Alam ko meron pa rin dyan mga bumibilib. Para sa akin, sa tagumpay yan ang susi. Hindi nawala yung apoy ng mandaluyong kahit minsan ang nalugi, at di mawawala ang aking gutom kahit busugin nyo sa papuri. Edi sila na yung sigat. Wala akong pakialam, bro. Wala akong pakialam sa kanila. Nandito ako para magtinda. Bilan nyo, malulugi! Game! Kaya lang, piripat pa ako isa. Para magtinda. Saka baka makahate ka sa 3GS. Grabe to. Gustong-gusto mo lang maging 3GS, kaya lang hindi ka magiging bayaw kahit kantuting ko ate mo. Diploma o diskarte? Wala na mahabang argumento, yun ay parehas sa pasa kamay nito. Yun naman pala eh. Ba't kung sino-sino inaaway mo? Minsan na daw kasi siya naging laman ng kalye. Para namang may choice ka, tabing kalsada bahay nyo. Pero yung diploma daw yung mas importante. Tama ka naman dyan. Siyempre, the best yun. Pagkatapos mong tapak-tapakan si Rapian sa kanyang napiling profesyon, sila raw ni Sardeo panira sa pagiging guro. Gago, kakapasa pa lang ng tao, di pa nakakapagturo. Yan ba yung wala sa kalye? Yan ba yung wala sa eskwela na matututunan mo sa kalye? Kaya naman pala yung mama mo, sobrang proud, pre. Balita ko, may honor ka daw eh. Ano yan? Suman kon laude. Inangkin na ng tuluyan yung kabuhayan ng mga magulang niya. Napilitan na lang i-apply sa battle para kunwari may pinaghuhugutan siya. Kakahalo ng suman yung nanay niya, halos makomang na. Di niya trip yung kantang araw-araw sipag lang kasi sa katunayan ayaw niyang nauutusan siya. Pero kumakasta, kala mo talaga pinuno ng kartel. Para lang masabi na hustler, nag-prot ng hassle, puta hassle, sir. Hanggang ngayon, nasa puter ka pa rin ng iyong mother, father, pati luhuwel. Gawain mo raw umorder sa Lazada, sa Shopee, tas tutulugan mo yung parcel. Sinungaling ka, akata! Hindi naman 5K TF ko! Baka marinig ni Sir Anigma, dagdagan niya TF ko. Pakap na, pakap na! Yung mga nakukuha mong MC, ang lulupit. Ang lalakas ng tama, pero mga galit na galit kapag kinokorek. Ang masakit, natututo na rin magmalaki yung mga ganto lang kaliliit. Nagiging bastos na kayong lahat, at yun yung akataipit! Paano nga ba dito mag-e-exist? Simple lang, kailangan mo lamang bumanggit ng pangalan, Mandamay. Yan na yung battle rap legit. At sarap murahin ni Arik ng walang dahilan. Kaysa sumulat ng siksik, at dyan nga nasusundan ng mga matatalinong rap battle analyst, 10% kung gaano kakahusay, 90% kung gaano kakatoxic mag-isip. At ganun niya lang yung kadali na adapt.
isa na namang perpektong halimbawa na hindi nabasehan yung abilidad sa pagsusulat. Masakit man aminin, Anigma, kailangan mo yatang magpanggap. Higit sa lahat, ikaw yung unang dapat tumanggap na kailangan mong dagdagan yung talent pinikarisma para tumaas yung kalidad ng battle rap. Ganun ba yun? Ha? Asa ba si Manda? Para saan yung mga sulat mo, tol? Para dito sa taga-Manda? Representante ng Ahon, galing Mandaluyong, naka-caps lock pa sa caption. Kung si Nipcrown, sa narating ay naging proud pa rin si Marlon, buti kaya mong sikmurain na halos isuka ka ng sarili mong nayon. Real talk. Time! Ahon 14, day 1, unang laban ng gabi. G9 vs. Charisma, mag-iayos pang beses, para sa nalang pareho. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa mga pares nila. Parehong masarap, no? Ang Bato Numerado, 5-0. Magigay para kay C9. Shoutout sa Yamu, sa Alex Panda. Flip up. Maraming salamat. Yung Diyos, Andres. Yo, shoutout sa mga patuloy pa na rin. Di mawawala yung gutom ng taga-Mandaluyo. Yun na, supportahan yung business nila pareho. Siyempre. Pero yung nanalo sa laban para sa akin, si C9, ayun, per round, parang hindi rin siya naglaro sa ano, recency bias eh. Kumbaga yung momentum tsaka yung mga punchlines din talaga ano. Mas may momentum nga talaga si ano, si C9 tsaka mas ano, dumidikit talaga ano niya. Mga sutok na nabibitawan. Siguro sa round 2 ano, medyo dumikit na parang ramdam ko yung overtime ni C9 doon. Pero hindi talaga makukubli sa mga pasok na oras yung ano, mga momentum na ano niya. Nagagawa niya sa kada round. Tsaka yung mga dagdag na rin yung mga rebattles na talaga ng mga ano, sa naunang round, finder. Sa 1 and 2, ano talaga, tumatama. Kaya ayun, C9, tatlong round. Si Crab, buka na doon, pero yun, malinaw, C9. Siguro, mas matalim talaga yung dala niya para kay Charisma ngayon. C9 versus Charisma, binoto ko si ano. C9, first round, tabla. Second round, tabla. C9. Malakas yung pinakita ni C9. Mas maraming ano. Tapos yung ginawa niya, na talagang seryoso. Tapos si Charisma parang nababad siya sa C9 angle. Ayun lang. Ako ni C9. Laridel Candelabra, sobrang solid ng battle, sobrang dikit. Siguro nagkatalunong sa third round. Gahib na lang talaga. Binigay ko yung bolo kay C9. Yun, siyempre ang binoto ko sa laban na to ay si C9. At nakita naman natin na talagang agresibo. Talagang nakita natin yung mga pagribat niya. At then, siyempre, hindi rin matatawaran yung galing ni Charisma dito. Pero, ganun pa man ang boto ko dito para kay C9. Maraming salamat. Peace. Yun, sobrang solid. Talagang nakita ko na masaya yung mga tao. Para sa akin, panalo kami lahat doon. Panibagong experience na naman. Siyempre yun, may mga bagong natutunan. At yun, pwede nating ayusin nyo para sa mga next na laban. Ano nyo? Gago! Paris! Putang ina! Paris! Dandaan lang! Paris! Ano mo? Ito kay Enigma, tatlo para I love you! Okay ba, sir? Sir, okay ba? Talagang tuwa-tuwa! Talagang best deal! Tangina mo, Charisma! Isa buhay ka next year! Pag sinabi kong Suman, sabihin nyo, Pares! Suman! Pares! Suman! Pares! Tignan mo, dalawang produkto pa yung pinopromote ko, sir! Kaya sa'yo na yung bars! Tignan mo, dalawang produkto pa yung pinopromote ko, sir! Kaya sa'yo na yung bars! Wordplay, multi, basta sa'kin mga customer! Medyo nagkasalubong yung ano namin, siguro concept parehas, pero nakalamang lang siguro ng konti sa pinaka-angle o baka sa mga punto ko, kaya nakuha natin yung panalo. Ayun, siguro nung unang naglabas siya ng pares, parang tingin ko parang masasapawan yung ain, siguro umayon lang sa pagkakasulat na naglabas din ako. Kaya medyo nakalamang lang konti, pero bakbakan din, parang solid. Wala kang galang sa pagkain, yung kapastusan mo walang kapares. Bakit ako? Kailan mo ako nakita naghagis ng pares? Baka ngayon pa lang. Konti
masyadong mabubusog kayo. Kaya lang, pasensya na. Pera-pera tayo, binibenta ko to. Bibili ka, tol! Yo, syempre gusto ko rin i-promote yung Paris ni Charisma, Suman ni Charisma, yung clothing ko na Hidden Gem. At ayun, may parating ako na album na ilalabas ko sa January. Yung walang katumbas album, sana stream nyo. Yeah. Sinasabi ko sa sarili ko to, babawi ako ngayon 2024. Medyo naging alanganin ako ng karang taon. Maraming struggle na dumating. Pero alam mo naman, syempre parang flip-top yan, laban pa rin. Kaya tuloy-tuloy tayo, kita-kits tayo sa 2024. May palabas kaming music video kasama yung mga kagrupo ko. Yo, sa mga nanonood sa akin at may mga nagagalit at may mga natutuwa, maraming salamat. Kayo yung gasolina ko para magpatuloy. At kung mahina man, edi mas gagalingan. At kung nagalingan, edi mas lalong gagalingan. Kaya maraming salamat sa mga taong nakikinig at nanonood. Yeah. Yan, unang-una, maraming salamat sa mga nagparating ng good luck. At sa mga tropa na alam kong lagi nandyan sa panahon pa lang ng pagpe-prepara, yung mga nasasandalan ko lagi. Maraming salamat palagi sa inyo, sa mga nakikinig sa akin, sa mga hindi nagsasawang sumuporta, mapaano man yan, mapaano mang galaw, mapabattle rap man o totoong buhay. Maraming salamat.